Hi everybody, my name is Annie and today, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-register sa SSS, yung online, yung my.sss, para mag-grant kayo ng account online para ma-monitor nyo yung contributions nyo, yung benefits na gusto nyo applyan or kung mayroon kayong claims, loans, ganyan. So, medyo common to dun sa mga nagbubuntis kasi syempre sayang naman yung maternity benefit. Pwede kang mag-submit ng maternity notification online para hindi ka na magsasubmit ng sobrang dami pang documents like yung ultrasound or anything. Parang doon sa maternity notification ay isasubmit mo na lang ay yung expected or estimated due date mo. Tama. Oo. Tapos kung gusto mo ba kunin siya lahat. Basta may fill out ang kang ganun na hindi mo na kailangan ng ultrasound report. So, ayun nga, let's proceed. Ay, hindi pa pala. Before we proceed, I would like to invite everybody to subscribe to my channel or like this video kung may natutunan kayo and comment na lang din down below kung meron kayong questions about dito sa pag-register. Anyway, ito yung step-by-step process para magkaroon kayo ng account sa my.sss ng SSS, syempre. Before we proceed, please make sure you have the following information kasi kailangan to doon sa fill outan yung application form para magkaroon kayo ng account. Itong SS number or yung CRN na nakikita sa UMID, yung SS number yun yung nandun sa E1 form. Yung email address ninyo, dapat meron kayong working email address kasi doon isasubmit or isasend ng SSS yung link para makagawa ka ng password para ma-activate yung account mo. And syempre, preferred user ID. Yung user ID ideally dapat merong numbers para walang kapareho, ganyan. Para ilistan nyo na din kasi usually nakakalimutan ng mga gumagawa. Ano na nga ulit yung user ID na nilagay ko? So, para hindi mo makalimutan and para madali lang sa yung mag-login. Or yun nga, para hindi paulit-ulit yung pag-login. Kasi kapag ka nakahalimbawa 5 tries ata or 3 tries ka sa pag-login, nilalock nila yung account tapos magre-reset ka na naman ng password, ganyan. Marami kang kailangan gawin ulit. Kaya mas okay nang tandaan mo or ilista mo yung user ID mo. Yung email address, siguraduhin mo working. And any of the following. Itong savings account number, ito yung naka-register or naka-link noon sa account mo sa SSS. Kung hindi naman naka-link sa account mo sa SSS, wag na. Kasi hindi naman maano ng SSS na sa'yo yun talagang mabiverify. Or yung cellphone number na naka-register sa SSS mo din, yung nakalagay doon sa nung pag-apply mo, nung pag-submit mo ng application ng yung E1 form or yung UMID. Tama ba? Kailangan din ba yun? Basta, yung kung nakalink din yung cellphone number mo, pwede mo yung gamitin. Or yung UMID card mo, pwede mo siyang gamitin. Then, or yung employer ID number, yung paid PRN, yung di ba pag naguhulog tayo, yung parang yung reference number ng parang hinulugan mo na, pwede yung gamitin proof na yun nga, account mo yung, sa'yo yung account na yun. So, pwede mo siyang gamitin dito sa pag-register. Or kung meron kang loan, pwede mong ilagay yung date nung last mong loan para din, para yun, para sa pag-verify ng account mo. Tapos, itong transaction number shown in your personal record or UMID application. Ito kasi, di ba ngayon, online na yung pag-a-apply ng, yung sa E1, pag-a-apply sa SSS, yung sa E1 form and yung E6, yung sa UMID application. Online na siya ngayon since December 10, I think. So, kung mayroon kayong transaction number noon, pwede niyong ilagay. Tapos, yung check number naman para doon sa mga retirees or yung mga disabled na nagpe-pension, through check. Yun. Ito, kahit alin man dito sa lahat na yan. So, kung mayroon kayong binayaran na kulog or yung contribution, yung PRN noon, pwede nyo gamitin. Yung mayroon kayong loan, yung date of last loan, pwede nyo gamitin. Yung transaction number naman para doon sa mga kakagawa pa lang ng SSS nila or yung kaka-apply pa lang para sa UMID,
online since December 10. Applicable siya since December 10 lang, 2020. Pwede niyo siyang gamitin. And yung check number nga din doon sa mga nagpe-pension ng through check. Ayun. Okay na. Kung ready na kayo doon, pwede na kayong mag-proceed sa step 1. Yung step 1, pupunta kayo doon sa sss.gov.ph. Ito. Usually, nagpa-prompt siya ng ganito para to make sure na din na hindi nga robot yung pumapasok doon sa website. Kasi, syempre, yung mga hackers and everything, ganon. Kaya, i-click nyo lang yung, i-tick nyo lang yung box na I'm not a robot. Minsan, merong mga sasagutan na parang captcha. Minsan naman wala lang. Mag-check lang siya. Tapos, i-click mo yung submit. Pag-check na siya, i-click mo na yung submit. Pag na-click mo na yun, mapupunta ka na. Hindi pa pala. Pag na-click mo na yon, pupunta ka dito sa member. Mawawala to. Punta ka dito sa member. Click mo tong member. Pag clinic mo yan ng member, mapupunta ka na dito. Member login. Dito, magla-login yung meron ng mga accounts. Ikaw, since wala ka pang account, i-click mo tong not yet registered in my.sss. Pag clinic mo yan, may magpa-prompt na ganito. Ito na yung step 3. Ito yung reminder, yun nga, yung nilagay ko kanina sa unahan, na dapat meron kang any of the following, yun nga, savings account number na naka link doon or naka-register sa SSS account mo, or yung UMID card, yung mga ganun, yung nabanggit ko kanina. Reminder lang naman siya. So, i-scroll down mo siya, ito, i-scroll down mo siya, pababa dito, tapos i-tick mo tong I certify that blah blah blah, and then click proceed. Yun. Tapos, pagka nag-click proceed ka na, mapupunta ka na dito. Ito yung fill outan mo. Dito mo ilalagay yung mga nilagay ko kaninang mga kailangan mo. So, unang-una nga dyan, yung CRN or yung SSS number. Tumubo yung ano ko, wait lang. Yung SSS number. Tapos, SSS number, social security number. Tapos, or yung CRN. So, pagka nilagay mo na dyan yung CRN or yung SS number mo, nilagay mo na din yung email address, kukonfirm mo na yun nga talaga yung email address mo kasi minsan, di ba, nagkakamali ng lagay. Instead of N, nalalagay M, ganyan. So, para din siguro masiguro ng SSS na hindi ka nagkamali doon sa email address mo since nga doon nila isesend yung activation chuchu link para makagawa ka ng password and maging activated na yung account mo. Tapos yung user ID, tapos ito, yung last name mo, given name, middle name, yung ayan, fill outan mo lang siya lahat hanggang ditong part. Yan. So yung, di ba yung sinabi ko sa iyo kanina na any of the following, dito yan sa select, dito sa registration, ano yan, preference, mamimili ka doon kung meron ka nung savings account na nakalink sa account mo, yung parang bank account na nakalik sa account mo, yun yung i-click mo. Meron ka naman nung date nung last mong loan, yun naman yung i-click mo. Kung meron kang paid PRN or yung paid mong contribution, yung PRN noon, yun naman yung i-click mo. Tapos, pag-clinic mo yun, may lalabas na parang box doon na doon mo ilalagay yung PRN. Kung ang clinic mo yung savings account number, may lalabas na bang na blank box na doon mo naman ilalagay yung sa savings account number. Kung ang clinic mo ay yung date ng last loan, lalabas naman doon yung paglalagyan mo ng kung kailan yung last loan mo. Parang ganun. Tapos, ito ulit na I'm not a robot, i-click mo siya or i-tick mo siya. Tapos, itong mag-agree ka sa terms of service, i-tick mo din, tapos submit. Pagka na-submit mo na siya, makaka-receive ka ng email. Yung email, kagaya nito, na parang, thank you for registering. Nabubulol ako in the SSS website. Tapos, yun nga, papaalalahanan ka nila nung user ID mo. Tapos, para daw ma-activate mo yung my.sss member account, magpo-provide ka daw ng password by clicking daw dito. So, pag-click mo yan, mapupunta ka doon sa parang website or doon sa parang ano, doon nga sa link na paglalagyan mo ng password. Iko-confirm mo ulit yung password mo, twice mo siyang ilalagay. Tapos,
Ayun, na-activate mo na siya. Pwede ka nang mag-login. So, para ma-sure mo na na-activate mo na nga, ayun nga, mag-provide ng password. So, click mo yon. Wait lang, nawala ako. I-click mo tong, by clicking here, i-click mo yan. Tapos, pag-click mo yon, mapupunta ka dun sa website. Tapos, ilalagay mo yung password mo. Tapos, pag nalagay mo na yung password mo, ayun, ma-activate na yung account mo. Punta ka na ulit sa sss.gov.ph at itry mong i-login. Kung okay na siya. Login, I'm not robot, submit. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!